stuck. Oh, you were stuck in the door, huh? I cried. It was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Channel. So happy Mother's Day to all mom out there like me, and I just want to tell a story about how I am being a mom. The thing is, all mom out there who really loves their kids, they always do what is good. Ginagawa nila lahat ng best nila para lang mapabuti yung ano kapakanan ng mga anak nila, pero you know, accidents happen sometimes, and we cannot, hindi natin yun mahahawakan, guys. Lahat nangyayari, kahit gaano pa tayo kahigpit, kahit gaano pa tayo kaingat, may mangyayari paring aksidente tulad nito, guys. Ipapakita ko sa inyo yung video ni Julia, so watch the video, guys. Ouchie! My cup's life is ice bottle. So say, poor. Show your hands. So poor. So yun, guys. Ang nangyari sa kamay ni Julia, guys, nakita nyo naman sa video, ang nangyari sa kamay ni Julia is, naipit kasi siya, guys, sa pintuan namin. Alam nyo ba, guys, super, super duper, naiyak talaga ako ng sobrang-sobra. Parang feel ko ako yung mas nasaktan. Siguro dahil dala na din na as a mom, mas nasasaktan tayo kaysa sa kanila. Kasi yung time na yun, guys, yung pintuan namin is, ano kasi siya, grabe yung ano ng pintuan namin, dikit na dikit siya sa semento, guys. In that time, guys, parang windy siya dito sa amin. Na ano siya, guys, na pumunta kasi siya sa kitchen. Pumunta sa kitchen, tapos humawak siya doon sa pintuan, kasi open yung pintuan namin, guys. E malakas yung hangin that time. Hindi namin nabantayan ni Mr. We was talking in the sala. Just a second lang, guys, pumunta siya sa kitchen, tapos biglang gumanon yung pintuan, guys, yung pintuan namin. So na-shock na lang ako, kasi akala ko ano na natakot lang siya, natakot lang siya, kasi nag-ano talaga, parang gumanon talaga yung pintuan, guys. Grabe yung ano, takot ko, kasi hindi naman siya umiyak. Sabi niya lang na ano daw siya, na stuck daw siya, yung ganun. Sabi niya, I'm stuck. So yung pag-open ko ng door, guys, hindi siya umiyak, guys. Hindi siya umiyak. Grabe yung brave ng anak ko. Super brave niya talaga. Hindi siya umiyak or ano man lang. Tinago niya pa yung kamay niya, guys. Pag-open ko talaga, guys, yung sabi niya, Mama, I have no more finger. So ako naman parang mataranta ako. Tapos sabi ko, let me see it. So ayaw niya ipakita sa akin, guys. Sabi ko, let me see it, and she said, I have no more hands. So I said, what? Can I see it? Then nung ipinakita niya na yung kamay niya, guys, I was so shocked. I don't know what to do. I was out of my mind. Tapos hindi na ako naging kalma. Nawala na ako sa sarili ko, guys. The only thing that I do is shout and says that, Ben, come here. Look at this one. Julia, no more finger. And I was so scared, kasi natakot ako, guys, kasi baka na ano matanggal yung ano dito, kasi yun, guys, ito yung dito niya talaga, guys. Talaga naipit talaga siya sa pinto. Ito talaga, ito smash na smash talaga siya sa pinto. Tapos yung time na yun, guys, natananta ako. Wala na ako sa sarili. Si Habi, dinala niya, kinuha niya, kinarga niya kaagad si Julia. Ako naman, andun pa rin ako sa kitchen, nakaupo lang, iyak ng iyak. So, yung ang hubby ko naman, super calm lang siya, parang wala lang. Pero alam ko, kinakabahan siya that time. Dinala niya yung anak ko, pumunta siya dun sa tubig. Binabad niya kaagad yung kamay.
And dahil sa lakas na ng iyak ko, si Julia, hindi pa rin siya umiiyak, guys. Dahil sa lakas ng iyak ko, umiyak na din siya. Dumulo na yung luha niya. Sabi niya, I have no, sabi ko, wala nang kamay si Julia, wala nang kamay si Julia. Takot na takot ako, guys. Super duper yung takot ko, grabe. Kasi akala ko kasi, ano, parang feel ko, matatanggal talaga yung ano niya, yung thumb niya. Parang, oh my God. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko, guys? Ano, tapos, pumunta, so, ano, yung time na yun, guys, dinala na siya ni, ano, ni Habi dun sa CR. Binabad niya sa, ano, sa timba, na puno ng tubig, binabad niya dun yung kamay, tapos sabi niya, halika dito. Tapos, yun, tinawag niya ako, tapos, natauhan ako, tapos sabi niya, hawakan mo si Julia. Tapos sabi ko, anong gagawin mo? Sabi niya, wait ka lang dito. Pumunta ka agad siya sa ref, guys, magkuha siya ng ice, nilagay niya sa tubig, binabad niya dun yung kamay ni Julia. Eh dahil sa lamig siguro, nasaktan siguro si Julia. So iyak siya ng iyak. Tapos pero yung sinabi lang ni Habi na, let it be in the water hanggang sa, ano, hanggang sa parang malamigan yung ilalim nun. Kasi grabe, ismash talaga siya, guys. And ito talaga, yung ano niya talaga, yung finger niya talaga, guys, yung thumb niya talaga, ano lang, kalahati na lang talaga. Grabe yung takot ko, guys, panay siya dugo, yung dugo talaga, guys, sorry sa words ko, guys, yung dugo, dun sa kitchen namin, papunta sa CR talaga, grabe yung dugo. Eh, ako talaga, guys, meron akong tension kapag nakakakita ko ng dugo, so parang out of mind talaga ako. Tapos, sinabihan ako ni Habi, kunin mo yung tabo, tapos parang sabi ko, ano ba yung tabo? Tapos, nawala talaga ako sa sarili ko. So, yung time na yun, guys, grabe, as in, parang feel ko, ako, parang mamamatay ako sa takot. So, yung tanging ginawa ko na lang is, kinarga ko na lang si Julia, tapos, ano na lang siya, nilagyan siya kaagad ni Habi ng bimpo, tapos nakaupo na lang kami sa couch habang kinakarga ko si Julia. Hinahag ko siya, sabi ko na wala nang tam yung anak ko. So ikaw ba naman kapag nandun ka sa sitwasyon ko na nakakita ka ng anak mo, na alam mo na super duper ang sakit nun, kasi ano, half na lang talaga yung thumb niya. So sabi ko kay Habi na dalhin na lang natin siya kagad sa doktor. So yung time na yun, guys, tinawagan ko yung brother ko, pinapunta siya kagad sa bahay. Tapos kasi bago kami umalis, dapat may tao sa bahay, kasi alam nyo na, marami kasing mga tao na baka magnaka, yung mga ganun. So, tinawagan ko yung brother ko agad-agad, tapos sinabihan ko siya na pumunta siya agad dito kasi yun na nga yung nangyari. Sinabi ko sa kanya yung nangyari, pumunta ka agad siya, nagmadali siya. Yung time na yung ganyan, mga 2 minutes nang nakadating ka agad dito si brother ko. Tapos pag-open niya nang sa door, tulo pa rin yung luha ko. Grabe yung luha ko, hindi ko mapigilan. Tapos sabi ng kapatid ko, anong nangyari? Sabi ko, wala nung kamay si ano, wala na yung thumb ni Julia, na baka maging ano, kasi tawag dito sa Bisaya, guys, is puroy. Yung wala na talaga yung ano dito, yung kamay. Oh my God, super takot ko, guys, sa lahat ng pinagdaanan ko, guys. Nanganak na ako lahat-lahat, nahiwaan ako lahat-lahat. Ano, yung pinakamasakit na part na nangyari sa pagiging ina ko is yun, yung nakita ko yung anak ko na nagdudugo yung kamay. Yun yung pinaka, oh my God, parang nawala talaga ako sa sarili. And sabi ko, ano ba, bakit to nangyari? Yung nasa isip ko lang, guys, sabi ko, ano bang ginawa ko? Bakit nagkaganito? Bakit hindi ko siya binantayan ng maayos? Bakit pinabayaan ko siya dun sa kitchen? Bakit? Dami kong tanong sa sarili ko. Sabi ko, ginawa ko naman lahat. Bakit ganito? Tapos, sinabihan ko sa si Habi, anong klase akong ina? Anong klase akong ina kung hindi ko mabantayan yung anak ko? Bakit yun nangyari? Sabi ng Habi ko, alam mo, accident happen. Hindi mo yan mahahawakan. Hindi mo yan mapapastop. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Marami pang mangyayari na hindi mo mamamalayan. So, yun yung sinabi ni Habi. So, yung time na yun, guys, after nun, dadadadada na ako, mawawala na naman ako sa story. So, yung time na yun, guys, hindi ako nakabihis, hindi na ako nagbihis. Yung top ko yun pa din, nag-ano lang ako, nag-jeans, kasi hindi ako sumasakay sa motorbike without, kapag naka-shirt lang. So, nag-jeans ako, yun yung nilagay ko, pumunta kami kaagad sa bantayan,
pumunta kami sa doktor, nagpa-check up kami doon. Yung ginawa lang ng doktor, guys, kasi yung dito pa kami sa bahay, guys, nilagyan lang siya ng parang ano, cotton ni Hadi, para parang pang-close lang siya, para hindi siya maano ng mga dumi. So parang kinulos lang siya ni Hadi. So si Julia, stop na yung pag-iiyak niya. Ako naman, habang sa motorbike kami, guys, iyak pa din ako ng iyak. Grabe yung iyak ko, guys. Pagdating namin sa doktor, hindi na siya umiiyak, guys. Ako naman, yung luha ko, panay pa din yung tulo. Tapos, sabi ng doktor, guys, yung ginawa lang, tiningnan lang siya, nag-flashlight lang yung doktor sa thumb niya, tapos nagbigay lang ng cream. So sabi ko, anong klaseng doktor ba to? Yung ganun-ganun. Tapos, binigyan lang siya ng cream, sabi, ilagay lang daw, ganun-ganito. So, parang wala na talaga ako sa sarili ko. Yung focus ko lang talaga is yung sa mukha ng anak ko. Nung inopen siya namin, guys, tinanggal namin yung nilagay namin na hindi siya cotton, guys, parang siyang tela lang. So, yun yung ginilagay lang namin. So, tinanggal siya namin. Pagtanggal, dumudugo pa din siya. So, yung time na yun, umiyak na naman ako ng umiyak. Si Julia, nag-start na siya ng iyak. Sabi niya, wala na daw siyang finger. So, ikaw pa naman, kapag sinasabihan ka ng anak mo, wala na siyang finger, of course, matatakot ka talaga, guys. So, grabe yung takot ko that time, guys. Parang, oh my God, ano ba yung gagawin ko? So, after nun, guys, yun lang kasi yung binigay sa amin ng doktor. So, pumunta na kami sa market. Tapos, si Hadi, sabi niya, kain muna tayo kasi hindi ka pa ako nagbe-breakfast. Hindi pa kami lahat-lahat. So, maaga pa kasi yung nangyari, guys, eh. Pero, malapit na siyang, naabutan na lang kami ng almost 2 o'clock or 1 o'clock. Hindi pa rin kami kumakain. Hindi kami nag-lunch. Wala talagang nangyari na ganun. So, sabi ni Hadi, kumain muna kami. Wala naman kami magagawa kung ganito. So, yun, dapat lang daw maging kalma. Para sa akin, hindi ako magiging kalma. Especially, if it comes to Julia. Kapag yung nangyari kay Julia. So, guys, grabe talaga yon. So nakita mo niyo naman sa video, guys, si Julia, super thankful ako kasi hindi talaga siya umiyak, guys, after nun pumunta kami sa doktor, nung inopen yung bandage na nilagay namin sa kamay niya, nilagay siya namin ng cream, hindi siya umiiyak. Doon lang talaga siya umiyak sa doktor, yung tinanggal yung nilagay namin na cover. Tapos yung pag-uwi na namin, nilagay na siya namin ng cream. Pagkagabi, nag-expect ako na iiyak siya hanggang umaga, kasi alam nyo, kumikirot kasi yun, di ba, sa super sakit. So, yung time na yun, guys, grabe yung tulog niya, himbing na himbing siya. I'm so thankful kasi super babe siya. So, nakikita nyo naman sa video, nagdudugo pa yung kamay niya. Tapakita ko sa inyo, guys. Basta, panoorin nyo na lang, guys. Ouchie! My cousin is ice cream bottle. I killed the door. I cry. Yeah, so poor. So poor. Say, show your hands. So poor. Say bye, guys. Bye, guys. Sa nangyari sa kamay ni Julia, guys, tinanggal ni Hadi yung pintuan namin dyan sa kitchen. Wala na kaming pinto sa kitchen kasi yun lang talaga yung nakakasagabal at kapag humahangin kasi dito, guys, nagsasara siya ng pabigla-bigla. So kapag malakas yung hangin, so ito yun, dati may pintuan. So ngayon wala na, nanggal siya ni Hadi. So yan. Inis na inis si Hubby. That time, after noon, nang nauwi na kami sa doktor, tinanggal siya agad-agad ni Hubby. No. Bad door. Bad door, huh? What happened to the door? The baby is now. No more being there? I stuck. Stuck in the door, huh? I cried. Yeah, of course, because it's painful. Yeah. But now, are you okay? Yes, I'm okay. I'm not crying. It's like a big wonder. Yeah, it's Julia.
want to dance. Yeah, that's okay. Yay! Mom. Say, I have new bandage. Mama clean it. Okay. Yeah, show your the face of your finger. The face of your finger. Papa May. It's a wappy chatter. Sarili ko. So, yun lang guys, sa mga mami dyan, yung picture guys, okay naman yung finger niya, pero yung nails niya guys, as of now guys, yung ano niya, yung nails na lang is hindi pa talaga siya tumutubo ng normal. Parang nag-aano pa rin siya, nagtatanggal pa rin siya, pero thankful ako kasi yung tongue niya buo na siya. Grabe kasi yun eh, yung time na yun guys, dito talaga ito pias ano, smash na smash talaga sa door kasi grabe yung sa gitna talaga na ano siya eh. So ito na half talaga siya guys, pero ngayon guys tububo yung ano niya. Okay naman yung thumb niya, pero yung nails na lang ang hindi ano okay. Ipapakita ko rin sa inyo yung picture guys. So yun guys, yun lang yung video ko guys. So sa mga mommy there out there, happy Mother's Day, and lahat tayong mamshi, lahat tayong mga mamshi, ginagawa natin lahat sa atin pamilya, sa atin mga anak, hindi man tayo, nobody's perfect guys, nobody's perfect, pero hindi tayo the best, pero ginagawa natin yung best para sa kanila. So yung mga anak dyan na walang mga model sa kanilang mga magulang, guys, isipin nyo naman kung gaano kami naghihirap sa inyo, guys. Isipin nyo, sa gabi, kahit puyat na puyat kami, gumigising kami para lang magtimpla ng gatas nyo. Yun. Naiinis talaga ako, guys, kapag nakakapanood ako ng mga video sa FB na wala silang sa pamilya, sa mga parents nila ba, sinisigawan nila kapag inuutusan, nagagalit, minsan nakikipag-away, yung sumasagot sa mga magulang, yun yung pinakaka hindi ko accept kasi yun lang guys. So I hope guys na may natutunan kayo sa video ko guys, pero alam nyo yun guys. So I hope may natutunan kayo. I hope you like this video guys. Hit that thumb, like niyo yung video guys kung nagustuhan nyo, and please subscribe na din kapag hindi nyo pa na-subscribe, and click nyo na din yung bell button para ma-notify kayo. See you to my next vlog, and bye guys. Thank you and take care. God bless.